Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Kuya Ryan, also known as Kuya Kigil TV sa Facebook. Grabe mga besh! Nakailang introduction ako para lang magawa itong introduction na to. Gano po kahirap, grabe. Isang buwan akong nawala dito sa pagbablog. Isang buwan akong nagpahinga sa paggawa ng sit-down video. Grabe, na-miss ko po kayong lahat. Maraming salamat sa mga nagme-message. Maraming salamat sa mga nagko-comment tuwing nagpo-post ako sa Facebook ng mga encouragement. Mga messages ninyo, sa mga encouragement na comments, encouraging moments, ganun ba yung tawag na? Ano ba yan? Talaga nabobobo na talaga ako sa English, mga beshi ito. Tanong mo, parang katangahan lang sa pagbablog ng mga beshi. Pero anyway, mga beshi, well, I'm back. I will try as much as I could gumawa ng mga videos ulit. Marami pinagdaanan ng beshi ninyo, charot. Ang daming problema, mga beshi, pinatong sa inyo, no? Alam ko, lahat tayo, maraming pinagdadaan ng problema. Ang ginawa ko lang is, nag-unload ng konti, nag-self-care ng konti lang, mga beshi. Quick reason lang kung bakit ako nawala is because ang beshi po ninyo, since nag-move dito sa Canada, is nagsasuffer po ako ng migraine. And finally, I said yes to my neurologist, nagpa-botox na po tayo dito sa likod, dito sa ulo, hindi po sa mukha ng mga beshi, no? How I wish dito sa mukha para talaga nagpa-fresh na po tayo mga beshi, oh. Fresh. And then, as you guys all know, more than a year na po tayo dito sa pandemic. I work as an ER nurse, and eto na nga, no, may resurgence na naman po tayo, may variants na po tayo ng COVID, and hirap na po kami dito. And as an emergency nurse, pagod na po. As in, yung katamang lupa ko po is pagod na, and lagi po kaming short staff, and eto, pumatong pa po ang problema ng bahay. And ayoko sana mag-vlog today, pero sabi ko, sige, maganda lang i-vlog natin itong problema sa bahay. Actually, nakatulong pa itong pag-vlog na ito. Kasi a month ago, kung napanood nyo yung leak sa aming, sa Under the Sink, buti ka mo na i-vlog ko kasi nagamit ko yung video na yon para ipakita sa may insurance company ko dito sa Canada kung ano yung nangyari. It's been going on for 3 years na. 3.5 years. Kasi bumili ako ng bahay 3.5 years. Lumipat ako dito. Within that 1 year nung lumipat ako dito sa bagong bahay namin, pumutok. Hindi naman pumutok. Sorry. Pumutok. Ano pala? Nag-act up na yung aming water heater. 5 times within 1 year. Imagine that. So, tumawag kami ng plumbing company na provided ng developer. So, pabalik-balik sila dito, wala silang makita ng problema. So, hindi namin alam kung may burst pipe na ba sa ibaba or ano ba. Tapos, tapos pumupunta sila dito, sinasabi namin yung leak sa may sink. Sabi nila, wala namang problema. Pinata nila yung valve, wala pa ng problema. Hanggang sa eto na nga, 1 month ago, nung umuwi kami kina Brian, tapos bumalik kami dito sa bahay namin, nakita namin na flooded na nga yung sink and kumalat na nga, tumaas na yung flooring, and ayun na, nagka-problema na, and ayun. Papakita ko yung mga picture dito sa baba. Ayun na po ang itsura niya, mga beshi. Nakakaloka, no? And nagkaroon po ng mga arguments through email. Syempre, hindi na po natin kaya makipag-argument through phone dahil English po yun ng mga beshi. Sa developer, kung bakit hindi kaya nilang sagutin itong flooring. And kasi sabi nila lagpas na daw ng 1 year through home warranty program, and kinontak ko na po yung Alberta home warranty program. Sabi nila hindi rin daw pwede kasi nga lagpas na din ng 1 year. Parang I lost hope. Tapos ito, kinontak ko na nga itong insurance company ko. It's still under investigation kung pwede, kung papasa nga ba or hindi, and kapag hindi pumasa, I have to shoulder the cost, which will be minimum 30,000, kasi nga apektado yung buong main floor, yung cabinetry, and then yung island. So aabutin siya talaga ng malaking datum. So kailangan natin mag-work ng bonggang-bongga. Kaya talaga nga naman ang lola nyo is work para may pangbayad ng bonggang-bongga just in case magkalokohan tayo dito ng mga beshi. Pero stay positive pa rin tayo. Kaya nga tumantuwa ako sa mga comments ninyo, besh, na sana bumalik na ako dito sa pagbablog. So, eto, I'm back. And maraming salamat. So, ngayon, bababa tayo. Ako lang mag-isa dito sa bahay. Wala si mami at daddy.
Kasi nga, tsaka yung mga dogs, kasi nga, tinitreat yung main floor ng, may meron silang nilagay na parang chorva eklabo kasi may mga molds na dun sa mga tinanggal nila mga plank, ay plank patawag dun. Basta floor, laminated floor. And hindi pwedeng nandito yung dogs kasi nga may, ano nga, may chemical na nilagay. And di rin ako makapagluto ng maayos. So baka nga, bukas kasi may work ako eh, bukas. Na bukas na bukas, 3 night shifts ako, so baka mamaya bumili na lang ako ng, o bukas bumili na lang ako ng chicken or whatsoever. So anyway, samahan nyo ako sa baba, papakita ko sa inyo kung ano nangyari. May humidifier doon, and then dalawang fan, medyo malakas. Malakas yung push, besa. Malakas yung push ng buga ng fan, tsaka ng humidifier. Yung fan in-off ko muna, para ano push. As gagawa tayo ng halo-halo para itong nag-iinit na ulo natin is para malamig muna ng mga beshi. So samahan niyo ako. Bakit ako na sa inyo kung ano nangyari? So ito yung living room. Grabe, nagpa-house tour ng lola mo. Oy, malago pa rin yung mga halaman namin. Plantita pa din ang lola niyo, besh. Actually, ang nagdidilig niya ni si mami. Di ba malago pa rin siya, beshi? Anyway, nilagay namin yung high chair muna dito kasi nga, tinitreat nila yung floor. Ito. So, merong dalawang fan dito. Isa. Tsaka dalawa. Wow! Nakakapagbilang ang beshi ninyo. Anyway, in-off ko muna siya kasi para hindi mo siya maingay. So, meron silang ginawa dito na nalaman nilang basa-basa pa yan. So, makikita nyo, medyo basa pa siya, oh. Makikita nyo naman, eh. Ito, tuyo. Diba? Ito, basa. Tapos naglagay sila ng parang treatment kasi nga ito mold. Mold na yan, oh. Kita mo, besh? Mold. Grabe siya, besh. Ayan, oh. Mold. Tapos ito pa ang problema, mga besh. You know? Ito pa, nakakaloka. Tapat ko na yung camera dito. Fresh. Ano? Never kami gumamit ng dishwasher. Ever since nang lumipat kami dito kasi nga, mano-mano kami dito eh. Parang, alam mo na, pag-Pilipino, mano-mano. Hala, besh. Nung pumunta dito yung parang, parang nag-evaluate ng mga ekla-eklabu. Binuksan niya yung dishwasher, besh. Tumulo yung mga tubig, besh. Sa ilalim. Di ko kinaya, besh. Sabi niya, oh my god. So parang, di ko rin alam kung tama ba yung pagkaka-install ng mga hose sa likod ng dishwasher. Parang nalumo talaga. Parang sabi ko na lang, ganun talaga sabi ko. So, hindi ko alam kung tama ba yung pagkaka-install ng hose sa likod ng dishwasher. So, kailangan baklasin pa yung dishwasher ngayon. Pero, some other time na muna natin problemahin yan. Pero ngayon, sabi nila, kailangan patuloyin ito muna. And then, babalik sila para kunin yung fans tsaka yung humidifier. Pakita ko para sa yung humidifier. Ito yung humidifier. Ito pa yung isang area. Ayan, besh. Tapos tinanggal nila yung ilalim kasi nga nagmumold na rin yan. Ayan. Ayan, oh. Ayan, tinanggal na rin nila yan, besh. Ito yung humidifier nila. Evolution LGR humidifier. Tapos parang may tubig siguro yan. Kasi parang may post sila na kinalik eh. Ano ko ha? Nurse tayo pero wala pa yung ano sa construction. Ayun, parang may tubig na naglilip dun eh. Ito na, hindi ko alam kasi kung ito yung source. Kung nakikita nyo, puro mold na siya, besh, oh. Tinanggal din nila, oh. Grabe. Tinanggal din nila. Ay, naku. Daming problema. But anyway, think of the positive side. It shall pass. Diba sabi nga, it too shall pass. Ay, ano ba yan? Parang kasi kagigising ko lang. Wait, tulungan nyo ako sa comment section below. It too shall pass. It, kumain na lang tayo ng halo-halo mga beshi. Anyway, kasi bumili kami nung mga sangkap sa halo-halo sa TNT. Oh, TNT baka naman, kunin niyo ulit akong sponsor. Kasi may contract kasi yun. Tapos na yung contract ko sa kanila. Ang ganda akong umiti, no? Tinurukan kasi ako dito. Tug, 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 tug.
migraine. Anyway, ito. Gusto natin itong ref. Sandali lang ha. Ito. Unang-una naman po ang ref natin ng mga beshi. Meron kami ditong kaong. Lagay natin dyan. Meron kaming purple yam. Yun mo tinaya. Meron pa kaming makapuno. Yan. Ano pa yung isa? Tsaka ito. Ito lang nabili namin eh. Ayan. Ano ba tawag dito? Mung beans. Yan. Tapos, itetext ko sana si Mami. Hindi ko kasi alam kung evap ba or condense yung ginagamit. Pero, binuksan ko na yung evap. Kasi yung condense yata yung malapot, diba? Nalilito pa rin ako dun eh. Pero ito na yung binuksan ko. Evap! Baka naman, no, na yung brand ng superstore. Pa-sponsor naman kayo, mga beshi. So, kuha lang tayo ng ganito. Na mataas na, no? Hindi ko alam kung pwede ba ako mag-vlog dito kung nadidinig niyo ako or maingay yung humidifier. Pinatay ko na yung fan para hindi masyadong push. I will enjoy my halo-halo sa taas kasi hindi ko siya ma-enjoy dito. Masyado siya maingay. So, I had to turn on the fan. Kapangit ko umiti, no? Botox siguro to. Siguro ko nang pag-botox ako dahil wala itong linya-linya na to, no? Botox, is that you? Siguro botox to. Anyway, I had to turn on the fan kasi nga para matuyo siya. Kasi sabi nila 3 to 4 days daw bago siya matuyo. So, ang pag-turn on ng fan is ganito daw. Charot. Ah. Ah, patusok dun, oh. Ah! Yun lang. Ito pa isang fan. Ayan. Masa matuyo siya. So, hindi niya na ako madidinig! Chop! Oo eh. So, ganun lang yung ating vlog for today. Medyo short, but informative. Just informative. Very short, pero fulfilling. Parang documentary. Ito-document natin yung ating renovation. Reconstruction surgery. Charot. Ng bahay. So, ito. Ano pa nakalimutan ko? Inakat ko na yung halo-halo eh. Kasi namamit dati, nakakalungkot pag wala yung kwarto nila. Itong kwarto ko is medyo magulo. Siya nyo na, dito lang tayo. Ayan. Ayan yung aking halo-halo mga besh. Halo-halo is for life. Ayan. Uy, dalawa na ang aking ito. Ito is nabili ko sa... Ito, pakita ko sa inyo guys. Ito, napaka-chipipay kasi ng lola ninyo. Ito is nabili ko sa superstore. And, worth $13. And, sa sarili ko talaga, napaka-chipipay ko. Hanggat kaya ko siyang i-chip, i-chipipay ko siya. And, okay naman siya, gumagano naman siya, oh, bongga. Tapos, nagulat ako nung Valentine's Day. Hindi kasi ako nagpa-post ng mga ganun. Valentine's Day, mga ganun. Yung mga, huwag sa Facebook. At binili ako ni Brian ng bagong ear, ano tawag dito? Earpods? Ayun, from Apple. Nung Valentine's. Tapos binili niya ako ng, ano, ng cookie na may heart. Love you! Charot. Patwitams! BBB teens ka, best! Anyway, so, hindi pa ako matutulog kasi actually kagigising ko lang mga 2.5 hours ako kasi galing ako ng night shift. And 9:33 PM. Usually kasi gantong oras, gising na gising talaga ako. Ang pangit ng ngiti ko, best, kasi nga dahil siguro sa ano to, Botox. Sana na, Botox na rin ako dito, ano? Botox. Tepa, Botox na kayo. Anyway, i-edit ko na tong vlog para ma-upload ko na rin ngayon din para may mapanood kayo kasi alam kong ECQ. Siguro time na rin para mag-upload, para may mapanood kayo, mga besh, no? Hindi yung puro artista-artista kayong sinusuportahan. Kami mga small YouTubers ang suportahan ninyo. Charot. Anyway, love you guys. Ingat kayo mga beshi, no? Kung kaya nyo mag-stay sa bahay, itong nyo yung mga bahay nyo. Padalhan nyo ako ng picture ninyo ng mga bahay nyo. Charot. Anyway,
Love you guys. Ingat. Bye. Dali lang. Paano ba itong patahin? Dali lang. Napatay, di ba?